Bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y pambabastos ng veterano at kilalang news anchor ng GMA7 na si Mel Chanco. Sa katatapos lang na sona ng ating Pangulong Marcos. Tila hindi yata nagustuhan ng angkor na marami sa ating mga kababayan ang nasatisfied sa ikalawang sona ni PBBM. Pahayag umano ni Mel Chanco sa kanyang segment sa 24 oras ay marami sa PBBM supporters ang naghayag ng congratulatory message. At nang matapos sabihin ng angkor ang kanyang dialogue, nagsalita umano ito ng pwe dahilan upang siya ay kuyugin sa social media. Po ng ilang taga-suporta ng Pangulo. Positibo man nilang tinanggap ang ikalawang sona, may mga nagahanap pa rin sa ilang pangako raw noon ng Pangulo na katutok si Sete Castillo. Samantala, narito naman ang iba't ibang komento ng ating mga kababayan. Ayon kay Wanda Wanderer, ano bang klaseng journa siya? Hindi magandang halimbawa sa mga susunod na journalists o reporters. Nakakahiya, walang tolerance. Kung hindi niya kayang mag-report ng kahit anong tungkol kay PBBM nang hindi nang gagalaiti, ay dapat na lang siyang mag-resign. Maraming mas magaling sa kanya na reporters na may mod pa. Pwe! Ayon naman kay Jasmine Amalia, kung totoo yan, dapat tanggalin siya. Kasi hindi siya magandang halimbawa. Ayon naman kay Maria Mariano, respeto naman po Miss Mel Chanco. Kung ayaw mo, Mr. President BBM, huwag ka na lang mag-report. Nakakahiya ka bilang newscaster sa GMA. Good na ating pag-usapan. Eto, maaaring tataas ang ilay ng iba dyan, pero akin ang sariling opinion ito at analysis. Mga banat kay Pangulong Marcos, wa epekto. Walang epekto sa aking paniniwala. Ang bakit? Kasi lahat ng survey noon hanggang ngayon, may bagong survey na naman, ang taas ng approval at trust rating ni Pangulong Marcos. So ibig sabihin, nagtitiwala yung matitinong mga Pilipino na hindi masyadong naniniwala sa mga fake news at intriga. Ha? Yun ang sumusuporta. Yun ang nagsasabi, ayos at okay ang ginagawa ng ating Pangulo para sa bayan. Sa bagay sa akin, kung pag-monitor, bilang voluntary tayong susubaybay sa pamahalaan, itong Mike Abe Opinions Channel, Facebook and YouTube, ay talaga naman yung ginagawa. Grabe ho yung mga meeting, grabe yung mga opening at saka inauguration ng mga project. Luzon, Visayas, Mindanao. At mga batas na ginagawa para sa pagpapalakas ng ekonomiya, trabaho, kalusugan, budget. Nandyan lahat. Maswerte nga ating administration ngayon kasi tahimik, hindi masyadong maingay ang mga lehitimong oposisyon. Yung lehitimo, ha? Kasi yung mga naging intriga at naninira, chismoso at mga chismosa, hindi naman lehitimong oposisyon yun. Ha? Nagkukunwari lang ho silang oposisyon. Nagkukunwari din silang makabayan, nagkukunwari din silang maka-administration. Ingat kayo dyan. Kasi dito sa mga survey, mataas ang approval rating. Ibig sabihin nun, kakaunti ang naniniwala sa mga negatibo at sa mga banat. Mas maraming Pilipino, base sa survey, ay naniniwala matino ang pamahalaan. Ginagawa ang trabaho sa nakalipas na isang taon. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang One News Report. Rewind. React. Respond. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.